Hi guys, ang topic natin ngayon about sa massage, ano? Ako massagista ako, therapist din ako. Ang namulatan kong massage, nag-aral ako doon sa Davao City mismo. So, nagtrabaho ko bilang massagista at kahira sa isang clinic. So, ang mga kasama ko is puro blind. So, kaya nga ako naging kahira dahil ako lang yung hindi blind. Ako yung nakakita. Tapos, alam niyo guys, sa pinag-aaralan ko, hindi maganda masyado yung pinapalagotok yung ating mga part ng spinal sa likod. Oo, sa bandang balakang hanggang dito sa baywang, hanggang dito sa likod. Hindi maganda. Pero, alam nyo, naramdaman ko rin naman, nung pinapalagotok ang likod ko, parang ang maluwag yung hininga ko. Diba? Pero, yun pala, is totally, hindi siya maganda. Alam nyo kung bakit? Sana makatapat kayo sa taong masahista na nagpapalagutok sa likod nyo na marunong. Kasi kung makatapat kayo sa taong hindi marunong, kawawa ang abutin nyo. Alam nyo kung bakit? Yung mga spinal natin, buto lang yan. Diba yung pinakagitna? Kung ano yung buto ng baboy, inakikita nyo yun. So, dugtong-dugtong lang siya. So, ngayon, bawat dugtong doon, bawat dugtong, siya yung nalagutok. Ibig sabihin, pag lumagutok yon, na ano siya, nagkaganon na siya, diba? Parang nag-slide. Kaya siyang lumagutok. So, ngayon, pag lumagutok yon siya at hindi na ibalik sa normal, alam nyo nung ano mangyayari sa inyo, magkakanseros na yon. So, sasakit yon, mamamagana siya dahil hindi na naibalik yung dugtong-dugtong na buto kung saan mang part. O dito ba sa part ng balakang, or dito ba sa pinakagitna ng likod natin. Basta yung, itong muscles na to, mula dito, pwedeng i-massage yun. Yun talaga ang pointers. Yun ang muscles na imamassage dapat ng masahista. Then yung gitnang buto, dito sa muscle natin din, ito malalim, ito yung buto. Hindi yun dapat pinapapisil nyo. Dahil hanggang napipisil nyo, nag-slide yung pinagdugtungan ng buto, doon na kayo magkakaproblema. So, hindi totally maganda ang pinapalagutok ang likod, kung tutuusin. Para sa akin, ayaw ko. Dahil para sa akin, pag ako nang mamassage, pointers to pointers ang minamassage ko. Dahil, si customer, pag nagmassage, pag nagpamasan si customer, and then, hindi siya nasatisfied sa massage mo, malamang lilipat siya sa iba, at sasabihin niya, ano ba naman yung mga masahista doon na yon, yung spa na yon, or ano yon, di ba? Ganun na mangyayari. Imbis na magkakaroon kayo ng maraming customer, hindi na magkakaroon. O so, kayo naman ang mawawalan. Di ba? Kasi, ganito yun eh. Kung si customer, sa minimum na babayaran niya, is magbabayad siya dahil nagpamasas nga siya. Pero syempre, nag-o-observe din siya sa mga tao na nagmamasas sa kanya, kung talaga ba yung masasakit at saka mga pointers ay natatamaan. Once ngayon na minasas mo siya, katulad sa akin, masahista ako, syempre. Hindi ako yung masahista na pag nananakit ang mga likod ko, alam niyo ang ginagawa ko, pinapatapakan ko lang sa mga anak ko dahil alam ko naman na masasayang lang ang pera ko pag ako nagpamasal sa mga spa. So ngayon, pag nagpamasal ako doon sa clinic, sasabihin ko pa sa kanila kung saan yung masakit na hindi naman nila nasasagi sa pagmasahe. At saka, ang ina-apply nila, yung aroma, ano yun siya? Aroma massage. So sa akin naman kasi, may ang massage ko, una-una dry massage, shiatsu. Then, may langis, Swedish. And then, dun sa mga pointers, part ng ulo, part ng dito sa sentido, dito sa kamay, doon sa talampakan natin. Yan yung tinatawag na reflex. So, sa reflexology, is pinaka-the best. Alam niyo kung bakit. Dito sa ating talampakan, hindi naman yan nakukuha ng Swedish or aroma massage. Alam niyo kung bakit ang talampakan ay malaman.
And then dito sa ano natin, sa mga kamay natin, sa palad natin, kung marunong kayo magmasahe, kung marunong anong masahe sa inyo, ramdam nyo yun. Dahil isang pindot sa part ng ano nyo, palad nyo, connected yan dito sa mga muscle nyo. So, yun ang kagandahan doon. Pag nagpamassage ka, sa marunong magmassage. Kaya, mag-ingat kayo sa pagpapamassage. Pero, syempre, ako na kailang pamassage na ako. Dito sa part ng Laguna, na kailang massage na ako. Ang napuntahan ko. Then, part ng Manila, sa Mandaluyong, nakapunta ako. Na kailang pamassage ako sa isang clinic. Iba-iba ang massages ako. Hindi ako satisfied. So, naisip ko, ayaw ko na magmamassage. Pag hindi marunong yung magmamassage sa akin, kasi hard ako. And then, pag hindi naman nasasagi yung mga pointers ko, useless lang at nasasayang yung mga binayad ko. Diba? Ganun din naman siguro kayo. Ako na may nag-home service. Hanggang ngayon, nagmamassage pa ako home service. Pero ayaw ko mag-duty. Kahit na sino kumuha sa akin, ayaw ko. Dahil alam niyo kung bakit. Ayaw ko. At makukuha na ako ng mga techniques sa pagmamassage. So, kung ano yung alam ko, gusto ko ako lang. Kung gusto nila pag-aralan, di mag-aral sila na maigi. O, diba? So, guys, yun lang topic ko. Thank you so much.